Also today on Kababayan LA, we have some Grammy-worthy music for you. Ang ating pong espesyal na panauhin ay si Donto James. He is the son of the matriarch of blues na si Etta James. So we're gonna be remembering her today on the show, plus celebrating the music of Donto. He's gonna be singing for us. You wouldn't want to miss that, so stick around. Magandang hapon po mga kababayan. You are watching America's first and only daily talk show for and about the Filipinos. Kaya naman po dito, nakikipag-chismisan pa rin po tayo sa nangyayari sa ating Pilipinas. And of course, pag pinag-uusapan ng showbiz chismis, wala nang mas juicy pa kung hindi sa mga love life ng ating mga paboritong artista. At ang isa naman sa mga expert po dyan ay ang ating panauhin every Thursday here on the show, Eugene Assis of Pinoy Insider. Hello and welcome to Kababayan LA. Hello, magandang hapon sa inyo. Hindi naman masyadong eksperto. Pero at least nakakalam. Ayan. O sige. At saka marami ka na rin pinagdaanan, Eugene. We're gonna ask you kung anong mga opinion mo dito sa mga love life na ito. Couple number one, itong si Derek Ramsey at Angelica Panganiban, mukhang couple no more actually. Yes, oo. Couple no more talaga. Matagal na, pero naglalabasa ng mga chismis ngayon kung bakit naghiwalay talaga itong dalawa na sila Angelica at si Derek. At mukhang hindi lang coupling kasi parang mukhang nagiging three's a crowd. Meron nga bang love triangle na nangyari? Yeah, parang katulad na nangyari kay Kristen Stewart at sa kanyang leading man na si Robert Pattinson at sa kanilang director. Pero ito naman, iba. Isa pang aktor na sinasabing karelasyon ni Angelica habang sila nag-shoot na isang TV series sa ibang bansa. Ito nga si John Lloyd Cruz. Minsan nga in-interview itong si Derek sa TV5 na kasi lumipat na siya doon. At sinabi niya kung talagang yung dalawa nagkakaigihan ngayong mga araw na ito ay okay lang sa kanya. And I know that Derek is in London covering the Olympics, correct? Yeah, right now. Yun nga, na-interview siya doon ng TV5 crew at sinabi niya na kung sakali man yung dalawa ngayon na nagkakaigihan, well, it's good for them. At nakakalungkot, matagal din sila ni Angelica, and I know that Derek was interviewed here by some of the outfits, Filipino-American outfits here, when he was here visiting, and he talked about plans of getting married and proposing to Angelica. So, good luck to them. Sana nga si Angelica at si John Lloyd naman, umami na ba? Hindi pa rin, pero marami nagsasabing totoo nga. Alright, totoo nga. Okay, eh, ikaw naman, ano sa tingin mo? What is your judgment? Well, sa tingin ko, kasi nga nag-break na si John Lloyd at saka si Shaina Magdayaw, so hindi malayo magkatotoo ang kanilang hinala, ang mga hinala namin at natin lahat. Alright, couple number two, Maha Salvador and si Mateo. Kamusta naman sila? Amotento nga sila ng premiere night ng The Healing ni Vilma Santos nung isang gabi. At tinanong nga yung dalawa kung totoo nga nagkakalabuan sila. Si Mateo, sinabi niyang hindi. Pero nang tanongin si Maha, parang nagkibit balikat lang siya at hindi siya nag-comment. Okay, ano naman ang tingin mo dito sa dalawang to? Siguro nagkakaroon ng problema dahil sa isang tweet ni Maha, sinabi niyang, I am a person who's doing everything for everyone, but when I need someone, there is no one for me there. Hala, parang masama ang loob ni Maha. Oo. Sa tingin mo ba tatagal itong relasyon na ito? Sa tingin ko, mabait kasi si Mateo pero hindi ko alam sa bahagi ni Maha. Pero kung totoo nga itong nangyayari sa kanila, na dahil nga si Mateo walang masyadong panahon kay Maha, baka hindi nga sila magtagal. Yes. Okay, ito naman, parehong mabait, pero mukhang parang hindi matuloy-tuloy ang kanilang relationship, Sarah and Gerald. Mm-hmm. Maganda rin sana kanilang tambalan at ang kanilang, kung totoo nga magkakatuloy sila sa tunay na buhay, pero mukhang ang hadlang sa kanila ay talaga ito mga parents ni Sarah, at lalo na ang kanyang mommy Divine. Mm-hmm. Dahil nga, noong una, sinasabing kailangan umakyat ng ligaw si Gerald kila Sarah, at naginawa niya, parang ini-snub naman siya ni Mommy Divine sa loob ng kanilang bahay. And for a guy, medyo masakit yun at saka nakakasawa. Mm-hmm. Gano'ng katagal na bang naniligo si Gerald? Medyo matagal-tagal na rin, 6 months and counting.
At nung linggo nga, medyo maganda na yung nakikita sa kanila dahil sa TV show ni Sarah. Tinawag pa nga ni Sarah na baby ito si Gerald. At nangkunan si Mami Divine, eh mukhang hindi maganda ang mukha niya nang nakita niya nag-uultihan sa dalawa. Baka naman sila na, hindi lang natin alam. Malamang din, katulad na nangyari sa kanila na River Cruz, pero kawawa naman si Sarah kung talagang hindi siya papayagan ng kanyang Mami Divine dahil alam naman natin at age na si Sarah, 24 na, 25. Oo. So, pwede na. Pwede na. Okay. All right, ito namang si Rian Ramos in the thick of controversy not too long ago with one of her ex-boyfriends na si DJ Mo Twister. Maraming nangyari, they washed dirty linens in public at maraming mga nakakahiyang istorya, and she vowed not to fall in love again, pero mukhang she's breaking that vow. Yeah, at mukhang napakabilis na mga pangyayari at ngayon ay inamin na nga niya na medyo maligaya siya sa feeling ni Casey Montero. May isa rin, alam natin, isang TV host at isang DJ din, nakatulad ni DJ Mo. So, medyo nakakalito ang kanyang mga statement na uunahin niya ang kanyang karir. Pero ngayon, eto na naman at na-inlove na naman siya. I don't know kung talagang she learned her lessons well. I don't know. So, mahilig sa DJ itong si, itong si Rian. And Casey was previously married to a singer-performer na si Geneva Cruz, correct? Yeah, Geneva Cruz. Although wala silang anak, pero alam natin na previously married itong si Casey. Yes. So ano naman ang sa tingin mo dito sa relationship na ito? Sa tingin ko, medyo hindi rin maganda. Katulad din ng mga opinion ng iba, dahil nga itong si Rian ay kagagaling lalo sa isang relasyon, dapat siguro nagpahinga muna ang kanyang puso. At talagang hinarap muna ang kanyang career bago siya na in love ulit. Good advice. Dapat ikaw na ang aking maging love advisor, Eugene. I'm sure maganda naman ang love life mo ngayon. Kaya kitang-kita naman sa TV camera na talagang you're inspired. Buti na lang, wala na tayong oras. Kundi mapapag-usapan pa yung love life ko. Yan. Magpahinga ka na, Eugene. Thank you so much for waking up for us or not sleeping for us. And I'll see you again next week. Thank you very much. Tapos Eugene Asi, siya po ang editor-in-chief ng Pinoy Insider, the only Filipino-American newspaper here in our community na pawang puro mga showbiz balita lang po ang kanilang kinikerry. Very entertaining paper. Pick up your free copy now. We'll return for more on Kababayan LA. Don't go away.